So, in this video guys, ay pag-usapan naman natin itong product na to, which is Nizoral Dandruff Shampoo, na kung saan ay marami akong nakikitang gumagamit nito for their pimples or sa kanilang mga tigyawat. Naku-confused lang ako bakit ginagamit nila to for their pimples. Eh, nakalagay dito, dandruff shampoo. Marami akong napanood na reviews na pinapakita nila na itong product na to is effective for their pimples. So, bumili ako nito para matry and ma-share sa inyo guys kung ano ba talaga yung nagagawa ng product na to. Tama ba na gamitin siya for pimples? Ito yung problema sa ating mga Pilipino or sa ating bansa na kung ano-anong products ang nilalagay natin or iniinom sa ating mga katawan knowing na hindi naman talaga effective. Tulad nito, bakit siya ginamit for pimples? Eh, pang hair siya or dandruff shampoo siya. So, naisip kong gawan ng video ito and ma-inform kayo na hindi lahat talaga ng mga nakikita nyo or napapanood nyo ay totoo. And aminin ko naman na isa ako doon na nagbe-base lang talaga ako sa mga pinapanood ko, ayan. Pero natuto naman na akong mahalaga talaga na marunong tayong sumunod sa mga instructions na nakalagay sa isang product. And hindi ibig sabihin na naging effective sa kanya yung isang product na hindi naman talaga para doon is itatry mo na or ilalagay mo na kung saan-saan sa iyong mukha or mga katawan. Okay, so punta na tayo dito sa product na to. Nakalagay dito, anti-fungal siya na shampoo or para sa dandruff. At ito ay manufactured dito sa Pilipinas. Babasahin ko sa inyo yung mga indications nito. So, ang nakalagay dito, for treatment of moderate to heavy dandruff and its associated symptoms of scalp, flaking, itching, and scaling or scaling. So, ayun yung nakalagay dito na para talaga siya sa dandruff. And, ang paggamit nito guys, para talaga sa ating mga buhok. Walang nakalagay na for pimples or for pimple marks, acne, mga ganyan. So, ang tanong, bakit siya ginagamit for pimples? Dahil siguro nabasa nila yung word na itching, yan. Kasi nga, pag pimples makate, kaya nilalagay nila. And, trinay ko tong product na to talaga sa aking pimples. Okay, trinay ko to guys sa aking pimples. And, hindi naman sa mismong pimples talaga. Yung mga parang bumps, yung maliliit dito sa ating forehead, dun ko trinay tong product na to. Malamig siya kapag nilagay mo sa mukha. Nung trinay ko tong product na to, napansin ko na hindi naman talaga effective or hindi nawala yung mga bumps sa aking forehead. Mas lumala pa nung nilagay ko tong Nizoral. Pag may nakita ka or napanood kang nag-review nito and naging effective sa kanila, lawakan mo yung pag-iisip mo na hindi lang talaga yung product ang rason kung bakit nawala yung kanyang mga pimples or mga bumps sa kanyang face. Yun lang guys, and just a friendly reminder na wag basta-basta bumili ng mga products at ilagay ito kung saan-saan, lalo na kung hindi naman talaga para doon yung products. So, kung bibili man kayo nito, wag nyo na ituloy ilagay sa pimples nyo kahit mura lang tong product na to dahil baka kung ano pang mangyari sa mga pagmukha nyo. Mas better na lang na gamitin nyo siya for your dandruff. Agree or disagree? So, yun lang ang masasabi ko about sa product na to. And, of course, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like this video, share this, and subscribe to my YouTube channel. Hit the notification bell para lagi kang updated sa ating skincare reviews.
YouTube tips or kung ano-ano pang reviews, tutorials yan. And it goes a little something like...